Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Kunti lang ang ininom ko. Puntahan ka namin dyan mamaya. Hindi na, Jen. Okay lang ako. At saka, kakapunta nyo lang kahapon. Magpapahinga lang ako ngayon. Sure ka? Okay ka? Pupunta kami. Okay nga lang. Sa weekend na lang. Kita-kita tayo. Shut. Joke. Baliw. Joke ka pang nalalaman dyan. Magsabi ka lang kung pupunta kami ha. Nandito lang kami para sa'yo. Oo. Sasabihan ko kapag kailangan ko kayo. Huwag na lang muna ngayon. Napagod ako kanina kasi may nilakad ako. Sige na. Pahinga na ako. Bye. Ilang araw ako nagkukulong lang sa bahay. Umiiyak kapag naalala si Gabby na muli na naman akong iniwan. Nang tumawag ang mga magulang ko sa akin ay naikwento ko na sa kanilang nangyari. Hindi na nila ako pinagalitan at nangyari na ang dapat na mangyari. Kaya wala na rin silang magagawa pa. Agad nila akong pinag-ayos ng mga papeles patungong Amerika. Tourist lang ang aking inaplayan para mabilis makakuha ng visa. Mabilis lang dahil sa show money ko na 1 milyon sa aking bank account. Doon na raw ako manganak at doon na ako tumira kasama nila. Madalas naman akong dalawi ng mga kaibigan ko o kaya ay lumalabas kami para mawala ang lungkot at stress ko. Ilang linggo na ang lumipas at wala pa rin paramdam si Gavin. Gusto ko siyang makita at makausap. Marinig ang explanation niya at ipaalam sa kanya na buntis ako. Nag-aalala akong pagdating ng aking visa ay tuluyan na kaming hindi magkita at walang kagisnang ama ang aking anak. Ngunit habang lumilipas ang mga araw at linggo ay nadadagdagan ang galit na nararamdaman ng aking puso sa muling pag-iwan niya sa akin nang walang paalam. Saktong 1 buwan ay dumating ang aking visa papuntang US. Nagdadalawang isip pa ako kumuha ng tiket. Aalis na ba ako o iintayin pa siya? Magulo pa rin ang isip at ang damdamin ko. Galit ako pero alam kong mahal ko pa rin siya. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit wala siyang paramdam. Kung bakit nawala na naman siya. Nagsisimula na ang aking paglilihi. Masakit ang ulo at init na init ang pakiramdam. Hindi ko malaman ang aking kakainin na nauuwi lang sa tinapay. Kaya kailangan ko nang makarating sa US para may mag-alaga sa akin. Ngunit hindi pa ako pwedeng magbiyahe sa kalagayan ko. Kaya nagtiis pa ako ng 1 buwan saka kumuha ng tiket na business class para hindi ako mahirapan. Pagmayaman talaga, go sa Amerika kapag may problema. Tapos kaming mahihirap, uwi sa probinsya. Sabi ni Carla na natawa naman ako. Kausap ko sila lagi sa phone na nagbibigay lakas sa akin. 1 milyon ang hiningi ko sa lola ni Gavin para hindi na ako makipagkita sa apo niya. Kulang pa nga yun, pero ayokong sobra-sobra naman ang hingin ko. Ikaw na ang may ex-boyfriend na mayaman. At least gaganda ang buhay ni baby. Naalala ko noong nagpapacheck up ako mag-isa at inggit na inggit ako sa mga babaeng buntis na kasama ang mga asawa nila sa clinic. Ngayon ay kasama ko na ang aking mommy sa pagpapacheck up sa Amerika. Mas gusto ko sanang si Gavin ang kasama ko pero mabuti na rin meron kesa wala. Araw-araw ko pa rin siyang naiisip at nalulula tuwing naalala ko siya. Bakit? Lagi kong sambit sa hangin sa bibuntong hininga sa loob ng aking kwarto. Hindi ko pinahahalata sa mga magulang ko na malungkot ako at palaging umiiyak. Pero nararamdaman ko ngayon ang sobra-sobrang pag-aalaga nila sa akin. Kung anong hilingin kong pagkain ay agad binibili ni Daddy. Sabay hirit din ni Mami kung anong gusto niya at nagtatawanan kaming dalawa.
Panay din ang pasyal namin sa mga supermarket na ikinatutuwa ko maigi. Naging busy ako sa pagkuha at pagprint ng mga discount coupon sa grocery stores. Puno na ang cabinet ni Mami ng mga supplies para sa bahay at para kay baby. Iba't ibang snacks, chocolates at chips ang mga naipon ko. Kapag bored ako o nanonood ng TV ay kinakain ko paunti-unti kahit bawal daw kay baby. Unti-unti na rin kaming namimili ng mga gamit ni baby. Ang cute at ang gaganda. Crib, stroller, walker, high chair, baby car seat at carrier. Mommy, Daddy, lahat ba ito'y bibili natin? Ang OA niyong dalawa, pwede namang sa mga susunod pa na buwan. Ngayon na, kailan pa bibilin? Kung kailan kailangan na? At saka hindi naman ikaw magbabayad kundi ang mami mo. Natatawang sabi ni Daddy. Aba, ikaw itong pili ng pili tapos ako pala magbabayad? Siyempre, ikaw ang maraming pera at para sa apo mo naman yan. Ay, ano pa nga ba? Wala nang nagawa si Mami at inilabas na ang kanyang credit card. Oo nga pala, Vanessa. Gusto mo bang ipasok kita sa dress shop ng kumari ko para mapalitan agad ng working visa ang tourist visa mo? As a designer lang, kaya pwedeng sa bahay ka lang din, sabi ni Mama. Sige, pwede na. Magaang na trabaho lang ang kaya ko. Basta magka-working visa bago ma-expire ang tourist visa ko. From being a visitor na walang ginagawa kundi humilata, ay bumalik ako sa aking pagdadesign ng mga dresses at gowns. Minsan, sabaw ang utak ko at walang magandang idea na pumapasok sa utak ko. Minsan naman ay ilang dresses ang nadadesign ko sa isang araw na ipinapasa ko sa dress shop ng kaibigan ni Mommy. Lumipas ang ilang buwan at pwede na raw malaman ang gender. Wala nang party dahil wala naman akong friends sa US. Bumili lang si Daddy ng cake at doon, sa loob, makikita ang gender. Blue kapag lalaki at pink kapag babae. Hiniwa ko ang cake habang naka-video kaming tatlo. Hiniwa ko sa gitna ang cake at ibunuka ito. It's a boy! Tuwang-tuwa at sabay pang nagsalita si na Mommy at Daddy. Sinend ko ito sa private message ng mga kapatid ko, kay Mama Ramona at sa tatlo kong kaibigan. Tapos, naglagay ako ng note na hindi dapat malaman ni Gavi na magkakaanak na kami o kahit na sino sa pamilya niya. Dito ka magpabinyag sa Pinas ha, sabi ni Bea. Not sure, baka dito na muna kami. Sana kamukha ng tatay. Joke, sabi ni Carla. Balahura ka talagang babae ka. Gino, congrats. Thanks, Ninong. Pa-advance ng pakimkim. Gino, 100 muna, send ko sa'yo. Ipunin mo muna dyan sa'yo. Kukunin ko kapag 7 years old na siya para malaki-laki na ang bigay mo. Si Mama Ramona at ang kasamahan sa kanyang shop ay bumati din sa akin. Naka-video call naman kami ni ate at ni kuya. Anong gift niyo sa akin? Sa baby pala. Sabi ko sa dalawa kong kapatid. Ano pa bang wala? Cash na lang para madali. Send nyo na agad ha. Biro ko sa dalawa. Ikaw talaga Vanessa? Sige, magpapadala ako. Saad ni kuya. Mas galante ito kaysa kay ate. Mas madalas itong magpadala sa amin ng mga kung ano-ano. Siya lang ang gagastos niyan. Huwag mong bigyan ng cash yan. Sabat naman ang ate kong kontrabida at kuripot. Kontrabida ka talaga, ate. Mas madali nga yun na regalo eh. Gusto mo pang mahirapan tapos shipping pa? Oo na, mambubudol ka talaga. Thank you, ate and kuya. Natatawa at kinikilig na sabi ko. Sa umaga ay okay ako at nasa ayos na kalagayan. Pero sa gabi, kapag mag-isa sa kwarto ay napapaiyak pa rin ako na wala na si Gavin. Namimiss ko siya, pero nagagalit din ako sa kanya. Lagi kong iniisip na sana'y magkita kami dito sa US.
At kapag nakita niyang buntis ako, ay hahabol-habulin niya ako. Pero hindi ko siya papansinin at pahihirapan ko siya. Kung magkatotoo ang mga iniisip ko ay tiyak na bubuksarado na siya sa akin. Sa kakaisip ko na saktan siya. Ibinabaling ko na lang talaga sa panunood at pagbabasa ang isip ko para hindi na ako masaktan kakaisip sa kanya. Nakakapagod na at suwa na akong umiyak. Kaso ang sakit-sakit talaga. Kaya mo yan? Ikaw pa? Strong ka eh. Sabi ng isip ko. Kakayanin para sa anak ko. Sana lang huwag niyang maging kamuka. Kasi ayoko na siyang maalala pa. Ayaw maalala pero miss na. Ayan ka na naman brain. Kinakalimutan ko na nga pero lagi mo siyang pinapaalala. Nagpaka-busy ako sa lahat ng pwedeng gawin at sabay-sabay ko talagang ginagawa ang panonood ng movies at dramas. Habang gumagawa pa ng designs ng damit. Minsan ay naisisingit ko pa ang magbasa ng novels at minsan ay nagbe-bake din ako. Habang lumalapit ang due date ko ay natatakot ako. Iniisip ko pa rin na sana kasama ko si Gavin habang nagli-labor ako at siya ang unang makakita ng anak namin. Pero wala siya at iniwan ako mag-isa. Sina mommy at daddy lang ang meron ako ngayon, ang nag-aalaga at tumutulong sa akin. Nairaos ko naman ang aking panganganak. Pinilit kong maging normal delivery kahit medyo malaki ang aking anak. Mana siguro sa ama niya na matangkad. Tuwang-tuwa ang bagong lolo at lola na madalas na nasa nursery ng ospital at tinititigan ang kanilang apo. Masaya sana kung naroon din si Gavin. Excited na naghihintay sa paglabas ng kanyang anak. Naku, Vanessa? Nakasimangot na mukha ng mami ko. Oh, hindi ba kayo masaya sa apo ninyo? Lumabas na sa wakas? Paano magiging masaya eh? Kamukha ng ama? Dismayadong saad ni mami. Ha? Huh? Makikita na ba agad yun? Mamaya, dadalhin ng nurse at kailangan mong padidehin. Tingnan mong maigi ang itsura. Bigote na lang ang kulang at kamukhang kamukha talaga. Ayan na pala, ang apo namin eh. Napakapogi niyan, mana sa lolo. Saad ni daddy. Siyang-siya nga, wala ka talagang nakuha sa akin anak. Kwapo naman, mommy, kaya mahalin mo na. Ano pa nga pa, napakagwapo naman talaga ng batang yan. Nag-out na rin kami sa ospital pagdating ng hapon. Aligaga ang mga magulang ko kakaalaga kay Gab na short for Gabriel. Tuwang-tuwa sila at mahal na mahal si Gab. Nasasanay ang bata, kakakarga ninyo. Saway ko sa dalawa. Napakaiyaki naman kasi nito. Lalaking bata pero grabing makaiyak. Hele-hele ni mommy si Gab habang hinahalik-halikan ang pisngi nito. Halos parang bunsong anak nila si Gab. Sila ang nagpapaligo, nagpapalit ng diaper, nagpapatulog at kulang na lang ang magpadede. Nahahawakan ko lang si Gab kapag padededehin ko na siya. Nakakapuyat sa gabi na ilang beses siyang nagigising para dumede. Kaya sa umaga na habang karga nila ay natutulog muna ako. Iniisip naming umuwi sa Pinas kapag nag 1 year na si Gab at uuwi din daw ang dalawang kapatid. Isasabay na namin ang birthday at binyag ni Gab kasabay din ang anniversary ni na mommy at daddy. Nakilala ko ang isang Italian fashion designer na nakabase dito sa California na si Sofia. Pumasok ako dito bilang assistant ng 5 buwan pa lang si Gab matapos kong mag-resign sa kaibigan ni mama. Natanggap naman ako nang makita niya ang mga designs ko. Mababa pa lang ang position ko. Trimmer, tagalagay ng gems, utusan at kung ano-ano pa. Masaya ako na kahit maliit lang ang nagagawa ko ay parte ako sa pagbuo ng isang gown na magarbo at elegante, sinusuot ng mga mayayaman at ng mga artista. Naging busy ako masyado sa aking career at focus na lang ako sa aking anak. Pagod na ang utak ko para isipin pa si Gavin, kaya unti-unti ko na rin siyang nakakalimutan.
Binilhan ako ni Daddy ng second hand na kotse para magamit ko sa trabaho. Paminsan-minsan ay nagro-road trip kaming apat at namamasyal sa mga theme park. Nakakasama rin namin ang aking dalawa pang kapatid na umuwi sa amin paminsan-minsan. Kaya feeling ko ay buo na ang aking pamilya. Masaya na ako at kontento sa buhay. Pero may mga ilang bagay pa rin na kulang at nais ko pang makamtan. Gustong gusto ako ng aking boss dahil masipag daw ako sa aking trabaho kahit baguhan pa lang ako. Kahit anong iutos niya'y sinusunod ko. Kahit mga personal matters na. Sa mga meetings niya minsan sa mga clients niya ay isinasama niya ako. Nagiging personal assistant niya na ako habang nagtatrabaho sa shop niya. Kapag may mga malalayo siyang meeting na nasa ibang bansa or nasa ibang state ng Amerika, ay kasama niya rin ako. Malaki ang pasasalamat ko kay Ma'am Sophia na kahit sa saglit na panahon ay nagtitiwala na agad siya sa akin. Halos 5 buwan na ako sa aking trabaho nang bigyan ako ng pagkakataon ni Ma'am Sophia na sumali sa prestigious contest sa Amerika. Fashion design contest kagaya ng sinalihan ko noon sa Pinas. Vanessa, join this contest and I know you can win this.